ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamaho, mga buksi. So mga par, matapos nga po maganap ang sunod-sunod na super fight na bakbakan sa boxing sports. Una na nga dito ang bakbakan ni Ryan Garcia at Gervonta Tank Davis. Sinundan ito ng undisputed fight ni Vasily Lomachenko kalaban sa Devin Haney. E ngayon po mga idol, magandang balita ulit ang nakaabot sa atin. Ayon lang naman kasi mga idol sa report ni Mike Coppinger, isa sa mga boxing insider at boxing reporter. Officially agreed na po ang dalawang welterweight superstar na si Terence Crawford at Errol Spence Jr. na maglalaban sila para sa undisputed fight sa 147 pounds. Bali July 29 ang exact date ng laban. Gaganapin ito sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada, ang boxing venue kung saan ginanap ang laban ni Garcia at Tank Davis, mga idol. Napakagandang balita to mga idol para sa mga boxing fans, dahil masasaksihan natin ang laban na masasabi siguro natin na mabibilang talaga sa history fight ng boxing. At ang kinagandahan dito mga idol, bago ang laban ni Crawford at Errol Spence, magpapakitang gilas muna ang dalawang super bantamweight superstar sa pagitan ni Stephen Fulton at Naoya Inoue. Kaya abangan natin ang mga laban na to mga idol. Siguradong busog ang mga mata natin sa bakbakan. Samantala, dahil kasado na ang bakbakan ni Crawford at Spence mga idol, marami tuloy ng mga Pinoy boxing fans ang nagtatanong kung may pag-asa pa kaya na makuha ni Manny Pacquiao ang laban sa mananalo sa labanan ni Terence Crawford at Errol Spence Jr. para sa undisputed, dahil plano naman ni Pacman na bumalik sa professional boxing. Well, para naman sa atin mga idol, posible ang bagay na to kung si Crawford ang manalo sa laban. Hanggang sa ngayon kasi mga idol, may interest pa rin si Crawford na labanan si Pacman, pero kapag si Spence wala na, tumanggi na siya na palagan si Boss Manny. At isa pa mga idol, aasahan natin na may rematch clause ang laban ni Crawford at Spence, dahil pareho naman silang champion sa division, kaya siguradong taon pa ang bibilangin ni Pacman para makuha nito ang undisputed fight. Sa kabilang banda naman mga idol, Pinoy world title contender na si Michael Dasmariñas halimaw sa laban kung saan sa bakbakan nga po na ginanap sa Kamsur sa pagitan ni Dasmariñas kalaban ng Tubong Jakarta, Indonesia na si Patrick Lyokoto, kung saan pinaglabanan nila ang WBC Asia Silver Featherweight world title. At sa naging laban mga idol, mukhang one-sided lamang ang nangyari. Simula kasi sa first round hanggang sa round 3, pinulbos ng paunti-unti ni Dasmariñas ang dayo sa ibabaw ng lona. At pagdating sa round 4 mga idol, tuluyan na sinibak ng Pinoy ang kalaban gamit ang kanyang malulupit na combination. Panoorin po natin mga idol ang highlights ng laban courtesy kay Michael Dasmariñas official. Michael Dasmariñas is trying to bulldoze and punish the body of Patrick Lyokoto right now. Okay. Michael Dasmariñas winning by a fourth round KO over Patrick Lyokoto. Bago tayo magtapos, rematch.